There's many sisters and brothers and grandparents too. That's a lot of housework to do. This is where I live, where I live, where I live. This is a place I call home. This is where I live, where I live, where I live. But I don't live here alone. My house is white and red, it's really nice and small. But some houses are very tall, like apartments or houses that have many rooms. There's so many houses to choose. This is where I live, where I live, where I live. This is the place I call home. This is where I live, where I live, where I live. But I don't live here alone. My town is small and quiet, with different types of trees and not much traffic on my street. But in the city, it's loud, with cars, buses, planes, and many people riding on the trains. This is where I live, where I live, where I live. This is the place I call home. This is where I live, where I live, where I live. But I don't live here alone. Where do you live, do you live, do you live? Where is the place you call home? Is it small, loud, white, brown, or quite tall? I bet it's your favorite place of all. It must be the best place of all. Kahapon ay pinag-aralan natin ang mga bahagi ng bahay. Ngayon naman, pag-aralan natin ang mga silid ng bahay or rooms of the house. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang living room at bedroom. Unahin natin ang living room. Ito ay sala o living room. Pakiulit mo nga. Tumingin ka sa inyong sala. Ano-ano ang mga bagay na makikita dito? Sa sala ay makakakita ka ng sofa, lamesita o maliit na mesa, telebisyon o TV, pictures o kaya ay painting. Ano ba ang gamit ng sala? Dito ay maaari kang magpahinga, manood ng TV o kaya ay tumanggap ng bisita. Yan ang sala o living room. Dumako naman tayo sa kwarto o bedroom. Ito ay kwarto o bedroom. Pakiulit mo nga. Mayroon ka bang sariling kwarto? Ano-ano ang mga bagay na makikita sa loob ng kwarto? Makakakita dito ng kama o bed, unan o pillow, kumot o blanket, upuan o chair, side table at lampshade, cabinet at mga damit. Ano naman ang gamit ng bedroom? Dito tayo natutulog. Maaari ka ring magbihis dito. O kaya naman ay mag-aral. Yan ang kwarto o bedroom. Ngayon kunin at kulayan mo ito. Ngayon pag-aaralan natin ang dining room at kitchen. Unahin natin ang dining room. Ano-ano ang mga bagay na makikita sa dining room? Makakakita ka dito ng mesa at upuan. Lalagyan ng mga pinggan o dish rack. At syempre, makikita dito ang pinggan, kutsara, tinidor, baso at pitchel. Ano ba ang ginagawa sa dining room? Tama! Kumakain tayo sa dining room. Yan ang dining room. Dumako naman tayo sa kitchen. Ito ay kitchen o kusina. Ano-ano ba ang makikita sa kusina? Ang makikita dito ay refrigerator, cabinet, sink o lababo, at mga kagamitan sa pagluluto gaya ng mga nakikita mo. Ano ba ang ginagawa sa kusina o kitchen? Dito tayo nagluluto o kaya naman ay naguhugas ng pinggan. Yan ang kusina o kitchen. Ngayon, kunin mo ito at kulayan. At ito ay ang banyo o bathroom. Ano-ano ang mga bagay na makikita sa banyo? Mayroon ditong toilet bowl, sink o lababo, shower at bathtub, sabon,
shampoo, toothpaste at toothbrush. Ang ibang banyo ay mayroon ding tabo at timba. Yan ang mga bagay na makikita sa banyo. Ano naman ang gamit ng banyo o ano ang ginagawa dito? Dito ay maaari kang maligo, maghilamos at mag-toothbrush. Pwede ka ring umihi at dumumi. Maaari ding maglaba sa banyo. Yan ang gamit ng banyo. Ngayon kunin mo ito at kulayan. Closing prayer. Prayer for guardian angel. Angel of God, my guardian dear, to whom His love commits me here. Ever this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen.